Kita ko kanina sa drone na mayroon palang kalabaw dun sa may kubo na nasa tuktok mo. Maputing na may... So, ulutang po itong mga floating cottage sa pamamagitan ng mga plastic na tarp sa ilalim. Meron po silang floating bridge na gawa sa kawayan kung saan pwede po kayong tumulay. Ano yung mga bagong pasilidad, yun, mga bagong istruktura na nandito. Let's go! Ikot po tayo dito kasi yung kalsada dito sa terminal ay puro one way. Kailangan nating lumabas at pumasok para marating yung kabila nitong terminal. Pasok po tayo dito. Tingnan natin kung bukas na to. Davao Metro Shuttle. So yung mga bus ay nandito sa baba nitong terminal, habang yung mga van ay nandito sa second floor. Uy! May third floor pa! Tingnan natin. Hanggang third floor pala itong bagong parking building dito sa terminal. Wow! Katulad po itong building sa mga napuntahan na naming mga parking building ng iba't ibang kilalang mall sa Manila. Sumula naman dito sa bagong parking building, silipin naman natin itong side na to kasi dito natin makikita yung mga bagong opisina ng gobyerno. Ito yung opisina ng BIR dito sa Tacloban City. Itong CSC DPWH ay dun sa likod nitong CSC at itong CDA. At dito naman, sa harap nitong mga opisina ay yung bagong Abukay Park ng Tacloban. Dito naman sa kabila, ginagawa naman yung magiging food court nitong terminal. Once na matapos na itong mga ginagawang pasilidad dito sa new bus terminal, ay asahan po nating mas magiging organized, mas magiging maganda yung ayos nito. Kasi nga, may ilalagay na sa pwesto yung mga establishmento na nandito sa new bus terminal. Po natin dito yung baybayin na nasasakop ng Santa Rita Samar. Yan po yung Leyte at ito naman yung Samar. Yan po yung San Juanico Strait kung saan ito yung daanan ng mga barko papunta sa Tacloban City. At ito naman yung mga isla na sakop ng Biliran. Tigil po kami dahil sa ganda ng mga rock formations na makikita dito. Yung mga una naming travel papunta dito sa bahaging to ng Samar, parang sponge yung korte nitong rock formation na nandito. Itong mga bakawan na nakapwesto dito mismo sa ibabaw ng rock formation. Pwede dito lang tayo dumaan sa may gilid para makita natin yung mga magagandang spots dito.